awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at palsamo ng bayan mo. Diba po ang Jesus Nazareno. Sa ating emosyon, purihin ang Panginoon. Viva po ang Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po ang Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo, naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na suma sa kanila nang paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanang ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila'y sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanang ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral ng mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila, buhat sa langit. Ang mga katotohanang ito'y pinanabagnikang maunawaan ng mga anghel sa langit. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos
at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay hindi banal, dapat magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay iyalay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, iyaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa Diyos, Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga ama. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito. Ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Year 2003 nang ako po ay makaramdam muli ng pagtawag no ng Diyos para sa ibang buhay. Meron po akong plano para sa sarili ko. Meron akong plano na magkaroon ng pamilya. Nagtatrabaho na ako noon. Graduate po ako ng Hotel and Restaurant Management. At nagsisimula pa lang po na kumbaga yung sa career, no? Sa career ko na nagsisimula pa lang mas maging maayos-ayos. At syempre, nagtatrabaho, breadwinner din, kahit hindi ako ang panganay, nagiging provider, tagabayad ng kuryente, ng mga bills, bigay ng konting pambaon. Pero yun nga po, no 2003, ay tumugon na ako doon sa panawagan o yung tawag ng Diyos para sa plano naman niya para sa akin. Meron akong plano para sa sarili ko, para sa pamilya ko, pero meron din plano ang Diyos. At doon mahirap, no, naglalaban kung sino ang aking papakinggan. Sarili ko ba? O yung tawag, no, yung bukasyon, yung calling na tinatawag. Madalas, no, naiisip ko, nakakatakot kasi panibagong buhay, nasanay na ako na ako yung nag-provide, pero pag pumasok ka ng seminaryo, manghihingi ka ulit. Eh, isang bagay na mahirap gawin, no? Yung manghingi at umasa ulit sa ibang tao. Na kung tutuusin, ang hinihiling doon, umasa ka lang sa Diyos. Kasi hindi ka pababayaan. Hindi ko pa yun lubos na naiintindihan kasi ang mas nangingibabaw yung kaba, yung takot, ano mangyayari sa pamilya ko, ano mangyayari sa akin. Yan. Pero laging itong ebanghelyong ito, ito yung nagpapalinaw no, ng lahat. Ito yung nagpapalakas ng loob. Hindi lang sa akin, marahil sa lahat po ng mga pari o mga pumapasok ng seminaryo, ito yung kinakapitan namin na huwag matakot. No? Hindi naman po pag sinabing iwan mo ang pamilya, eh, kalimutan mo na. No? Kundi ang hinihingi lang, matutong magtiwala sa Diyos. Dahil noong 2003, pumasok ako, no? Then lumabas ako ulit ng seminaryo, 2005 o 2004. Kasi gusto ko ulit subukan yung plano ko. No, sabi ko, parang ang hirap naman sa loob. No, tapos maririnig mo yung problema sa pamilya. So nandoon po na feeling ko ako yung susolve. Feeling ko ako yung kailangan. So lumabas ako ulit ng seminaryo. At paglabas ko, siyempre hanap ulit ng trabaho. And then after one year, na-realize ko, wala naman nagbago. Kay nandyan ako, kay wala, pareho lang. So talagang mahiwaga ang pagtawag ng Diyos. Na para bang sinasabi ko na sa iyo, no, masyado kang nagmamarunong eh, nagmamagaling eh. At true enough, noong 2006, pumasok ako ulit. 2012, na-ordain na bilang pari. And totoo po, hindi naman pinabayaan ng Diyos yung mga inaalala ko noon. No, hindi niya pinabayaan. Siya nga, ngayon nga, no, parang kung tutuusin, mas marami pang biyaya na ibinibigay ang Diyos sa akin. Sa tulong ng mga tao na ginagamit niya para maging biyaya. Totoo po.
Kailangan lang talaga natin harapin yung mga takot natin. Kasi sabi ni Kristo, kung gusto mong sumunod, kailangan matuto kang lumimot sa sarili, yung detachment sa mga material na bagay, yung detachment sa mga relasyon na sa umpisa nakakatakot, pero papalitan ng higit sa inaakala mong magpapaligaya sa iyo, papalitan yan ng Diyos ng sobra-sobra pa. Ang hinihiling lang po sa atin, lubos na magtiwala sa Diyos. Sa ngayon, bilang pare, ito yung kailangan gawin. Magtiwala, dahil nga ang pare, wala naman ng problemahin para sa kanya dahil nandyan ang Diyos. God will always provide. Ang kailangan ko na lang gawin, katulad ng paalala ni San Pedro sa kanyang sulat, magpakabanal. Magpakabanal na lang. Yun lang. Wala na. At siyempre, bilang pare, hindi nawawala ang problema, hindi nawawala yung mga tukso, nandiyan pa rin, struggle pa rin, yung mga ugali dati, lumilitaw pa rin, pero kailangan magsumikap na mabuhay sa kabanalan. Tiwala lang po, no? Magtiwala lang tayo sa Diyos. Kahit kayo po, no? Ano man ang tawag sa inyo ng Diyos, magtiwala ka lang sa Diyos. Ano man mga bagay na nawala sa inyo sa panahon ng pandemya, sa panahong ito, magtiwala ka sa Diyos. I-let go mo yan, isang araw, papalitan niya ng Diyos. Hindi mo mapapansin. We have to learn to let go sa mga bagay na akala natin magpapasaya sa atin. Dahil pag binigay mo sa Diyos yan, ipinagkatiwala mo sa Diyos yan, dun mas makikita mo ang pagkilos ng Diyos at masusurprise ka sa ibibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Titayo po ang lahat. Mulat sa panganib ng ating pagtitiwala sa mga layaw ng mundong ito, itinataas natin ang ating mga puso sa maalab na pananalangin sa Ama. Ang ating pong itutugon, Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan sa buong sandaigdigan, naway maging matibay na tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Tayong lahat, naway matutong magtiwala sa mga espiritual na pinalahalagahan na siyang nagpapayaman ng buo nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating mga kaluluwa. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang ating mga puso, naway hindi natin isara sa mga nangangailangan at sa halip, maging mulat tayo sa pakikiisa sa mga gawain ni Kristo na nagpapagaling at nakapagpapabalik loob. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga may sakit at mga kapansanan, naway madama nila ang kalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Ang mga pumanaw nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat-lahat sa amin.
Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
and embrace me with your love. To save me from sins, Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sin, Jesus, my Savior. Jesus, my Savior, my Lord. Magsitayo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka na. San nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús,
Nazareth.